Iba't ibang grupo ang dumalo sa isa na namang makakalikasang aktibidad na pinangunahan ng Sunshine Media Network International, ang Tree Planting Activity and Echo Tour sa Mount Arayat, Pampanga. Tunghayan natin ang balitang yan mula kay Paul Montibor. Sinasabi na ang pagtatanim ng punong kahoy ay makadurugtong ito sa buhay ng ating kalikasan. Pero ang totoo, makadurugtong ito sa buhay ng ating mamamayan. Sa is pa lang ng umaga, tagsana ang maraming volunteers at Echo Warriors para tumalo sa isa na namang makabuluhang aktibidad na pinangunahan ng SMNI, DZAR 1026 Manila at SPM Pampanga Chapter, ang Tree Planting Activity at Echo Tour sa napakagandang Mount Arayat National Park sa Pampanga. Mapapanaag sa bawat ngiti ng mga kalahok ang kasiyahan sa pakikibahagi sa nasabing programa. Ang naturang aktibidad ay isang post-celebration at bahagi ito ng taunang selebrasyon ng World Environment Day tuwing ikalima ng Hunyo. Ngayong nakatuon ang mensahe ng pagkilos para sa isang pandaigdigang saklaw upang ipagdiwang, protektahan at ibalik sa dati ang ating planeta. Para naman sa SMNI, nais nitong mag-alay ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabalik ng malasakit sa ating inang kalikasan. Ang tema nito, sa bawat puno may buhay at kabuhayan. Maliban sa mga forest at fruit-bearing trees, nagtanim din ang higit 500 volunteers ng Lagundi Plants na malaki ang pakinabang hindi lang sa kalusugan kundi pati sa kabuhayan. Naging katungang rin sa naturang aktibidad ang LGU ng Arayat Pampanga, DNR Penrow Pampanga at maging mga volunteers ng City of Santa Rosa, Matikas Eagles Club at Matikas Lady Eagles Club at ang Southern Tagalog Region 2, Southern Matikas. Nagpadala rin ng volunteers ang Prime Asset Ventures Incorporated ng Villar Group of Companies, Trikent Transport and Tours Services, mga estudyante at volunteers mula sa iba't ibang organisasyon. Lubos po kaming nagagalak, natutuwa po sa ito aktibidad na ito and patuloy po kaming magsasagawa ng ganitong proyekto and makatulong rin po sa ating environment. I feel like the young generation has been very woke ever since, but this time I encourage everyone of all ages to give back to our community, to give back to our environment and to have the heart for our earth. Thank you. All right. First of all, I would like to thank SMNI for conducting this tree planting. Actually, it's my first time to participate this such overwhelming and napapanahon. Alam po natin na maraming nangyayaring kalamidad, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And napakahalaga po na protektahan natin ang ating environment, lalo na po ang ating mga puno, dahil dito po nagmumula ang buhay po natin. Kung wala po ito, wala rin po tayo rito. Actually, isa ito sa pinaka-importanting bagay na kailangan nating gawin ngayon, na kailangan nating i-prepare ang ating mga kabataan for the next generation. So, yung tree planting ay isa sa mga napapanahong proyekto na kailangan gawin natin. So, as a government employee, I am encouraging everyone to take part in this advocacy of planting trees, not just for the present generation, but for our future. So, sa lahat po ng mga kapwa ko kawani ng gobyerno, ito po yung pagkakataon natin na makibahagi po tayo sa mga proyektong ito, katulad ng proyekto na binibigay sa atin ng SMNI. Nagbigay suporta naman ang mga kapartner ng SMNI at lumahok sa pagtatanim tulad ng Eurotel Group of Companies, iHub Optical, Aquaskin, One Immune Advance, Chocofron at Tinapayan Festival. Nandito tayo ngayon nag-tree planting sa Mount Arayat. Salamat po na marami sa initiative ng SMNI at lalong-lalo na kay Pastor Kiboloy. Kami po dito sa iHub at Huantipara ay kasama niyo po sa ganitong mga initiative na nakakatulong sa ating environment. Marami pong salamat. Good na good.
Ito na ang pangatlong taon ng pagtatanim sa Mount Arayat National Park na pinangunahan ng SMNI, DZAR at Sunshine Philippines Movement na nagpasimula pa noong taong 2016, 2018 at ngayong 2022. Ang SPM na pinangunahan rin ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay aktibo rin sa aktibidad pangkalikasan mula pa noong taong 2005. At sa kanyang live TV program na Sounds of Worship, muling iginiit ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang patuloy na pagiging kaisa ng bayan ang SMNI. At mga organisasyon nito katulad ng Sunshine Philippines Movement na layong tulungang iangat ang kamalayan ng bansa sa pagmamahal sa kalikasan, anumang oras at anumang panahon. Matatandang ilan sa mga proyekto ng SPM ang relief operations, feeding program at clean-up drive at tree planting activities hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang panig ng mundo. On July 2, 2022 Saturday, in partnership with DZAR, 1026 Sunshine Radio Manila and SMNI News, they planted 2,000 forest and fruit-bearing trees at the Mount Arayat National Park in Arayat, Pampanga. Praise the Father Almighty, SPM, in helping mitigate climate change by planting thousands of trees wherever we are requested and wherever we can help. SPM is dedicated for that. Ikinatuwa ng Provincial Environment and Natural Resources Pampanga dahil nananatili silang recipient ng serbisyong ibinabahagi ng SMNI. Masaya rin ang iba pa matapos nilang itanim ang ilang punong kahoy na batin nilang may ambag ito na mapigilan ang anumang sakuna na darating sa bansa na maaaring maging sanhi ng aksidente at makapaminsala sa buhay ng marami. Napakasaya po namin, lalo na po yung City of Santa Rosa, Matigas Lady Eagles Club, na nakibahagi po dito sa activity po ng SMNI. Sobrang natutuwa po kami dahil unang-una po ay nakakatulong po tayo na maiwasan po yung mga trahedya dulot ng bagyo po. Kung hindi po dahil sa pagtatanim po natin, is maiiwasan po ang pagbaha po. So isa po yun sa gusto po natin na ma-achieve po, na sana po is magtulungan po tayong lahat para maprotektahan po ang ating inang kalikasan po. Maraming salamat. Bukod sa mga sektor na ito, katuwang rin ang SMNI ang ilang uniformed men mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Air Force at Philippine National Police para hikayatin ang publiko na makibahagi sa mga kaparehong aktibidad para sa ating kalikasan. Of the Philippine National Police, Police Regional Office 3, Pampanga Police Provincial Office, today po is nagsagawa tayo ng tree planting activity together with SMNI and other organizations po. And also, it was participated by the Philippine National Police and other uniformed sectors of the government. Napakaganda din pong opportunity nitong activity na to para makasalumuha po tayo ng iba't ibang mga tao. And malawakan po yung, or ma-intensify yung unity within organizations. Sa huli, wala namang pinipiling lugar para ipakita ang malasakit sa ating kalikasan, kahit sa bahay o trabaho man o maging sa paaralan o sa paligid lang. Ang mahalaga ay mag-umpisa sa ating lahat ang pakikipagtulungan na muling iahon ang ating mahal na bayan. Mula dito sa Mount Arayat, Pampanga, para sa Pilipinas kong mahal, Paul Montibon, SMNI News.
Lady Eagles Club. Southern Tagalog Region 2, Southern Matikas. City of Santa Rosa, Matikas Eagles Club. Eurotel Group of Companies. Prime Asset Ventures Incorporated. Frequent Transport and Tour Services. Minor Sponsors. 1740 Coffee Genesis. S&D Grill and Restaurants. Samgyup Bar and Grill in Budol Island. Tinapayan Festival. Zest O. Nature Spring. Chocovron. And Takoyaki. Benefactor Sponsors. Aqua Skin. Aficionado Germany Perfume. One Unit Vans by Rich Corporation. Wantipara Wooden Eyewear by iHub Optical. At The Print Incorporated, official printing partner. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates. This is SMNI News Channel, truth that matters.